What is your idea of a healthy relationship? My healthy relationship is alam mo yung negative ng kabila. It's very easy to focus on the positive eh. Do you believe in second chance? I believe in second chance or even third chance. Kasi kahit ako, ano ko, beneficiary din ako ng second chance. Okay, gets. If more girls had that attitude, mas madi-discourage ang cheating. What is your biggest regret in life? Siguro gusto ko itry na hindi ko tinapos yung med. Yun nga, binibili mo yung hula ko kanina eh. Hi guys, may kasama akong maganda! Hi, Auntie! Umaangit ako bigla! Sad siya! Ang tagal na tayong hindi nakita in person. But every time na magkita kami or mag-usap, parang yeah, ganun pa din, no? Hindi nila alam na friends. Feeling ko, hindi alam masyado ng mga tao. Nakausap ko kasi si Yate, parang ano eh. Deep! Ganun yung mga conversation natin. So parang tumatatak sa akin. Kaya, kahit sobrang dalang lang. Memorable. Wow! Naaalala ko lagi sa atin, every Star Magic Ball, yes. Lagi tayong may at least 30 to 45 minutes yes. Na tayo dalawa lang nag-uusap na hindi pala natin napapansin na may ball pa. Intro ka lang kami, wait lang. Intro talaga kami, sorry. Pero ano muna, wait lang. Magluluto kasi kami. Ako yung nag-invite kumain, pero siya magluluto. Tinakabahan ako ng context, hindi naman ako magaling magluluto. Magluluto na kami! Good luck for her. Ano ba ito? Training na ito sa ano? Oo, training to. Dali na mag-alala. Datong mayaman! This is your beef noodles. Bagong chapter ng buhay mo, sabi mo pag kinakasin mo. Unang big fight namin was because hindi ko siya in-update. Hindi kayo mag-update nung jowa pa lang kayo. Sa aming dalawa, mas usi siya. In a way, he's like you. Pero hindi ako masyadong pag-work, pero pag sa ano, hindi rin ako, hindi ako ma-update sa mga tao. So, okay lang sa'yo yung hindi masyado. I'm home na. Oh, hindi. Oo, okay lang sa akin. Basta okay na sa akin, good morning, good night siguro. Okay na. Parang ayaw hingin sa kanya yung ganun. Kasi hindi ako ganun. Sabi ng mama, hindi ko pa daw kasi nasa-drive. Mga may kaganunan. Wala daw alam. Pero parang para sa akin, okay na sa akin, good morning. Unless you find somebody na same mo in that area. Pero kasi kami ni Richard, kaya rin nag-change yung priorities ko in a way. Kasi lalo na when you get married, parang kailangan mo siya i-prioritize. Feeling namin there's a blessing that comes when you put the other person first. Kasi sobrang opposite ng personality namin. Lagi kami nag-aaway. Talaga? Parang hindi kayo nag-aaway. Ina-admire ko yung mga couples na magkaiba personality pero okay sila. Parang sa akin, nahanap ko sa someone same. As much as possible sana. Parang kasing mo. Kasing ko. Dati, I used to date somebody na katulad ko. I mean, after a while lang, hindi ako natural leader. Sa mga ganyan. Parang after a while, parang ano nangyayari sa akin?
after a while, nakita ko si Richard, who's the sobrang opposite of me. Pinabig change yung kinasal. Kasi syempre, di ba, vows mo yun eh. You're seen as one person. Pamahalin mo as you would love yourself. Siguro yata yung change ng priorities ko, yung gumraduate ako ng college. Actually, dun ko first naramdaman yung parang pressure sa buhay. Bata ka pa ba? Breadwinner ka na? Hindi naman ako naging breadwinner. Okay. Pero tumutulong ako. After kong gumraduate, si mama, parang sinsupport ko. Mm. Si mama na lang, kasi mga kapatid ko, okay na. Yung showbiz, parang laro lang siya. Hindi ko sinseryoso as trabaho. Oh, that's nice. At least hindi ka na pressure. Simula bata ako hanggang 20 years old. Gusto mo lang siya, hobby. Yeah, hobby. Tas, at the same time, kumikita ako. Pero kasi nung 20 na ako, realize ko gusto ko pa ba yung buhay sa showbiz. Enough ba ba yung kinikita sa showbiz? Kasi nung time na yun, hindi pa naman ako nag-endorse ng brand. Mm. Hindi ganun kalaki kumita ang mga supporting actors, diba? Yeah, so, hindi ko alam kung gusto ko pa magtagal as supporting actor. Gusto ko ng stable job. Love mo ba acting? Masaya siya for me. Pero kasi parang sa edad ko ngayon, sa akin kasi mas kailangan kong maging financially stable than ma-pursue yung passion ko. Pero itong nag-ano yung digital world, parang nagagawa ko naman dito yung pareho. So may passion ka rin for vlogging? Content creating. Content creating. Yes. Kung ipaparank ko sa'yo, mas mataas si content creating? Sa acting? Uh-huh. Oo, kasi para sa content creating, kaya kong simula sa writing. Concept pa lang. Uh-huh. Writing, pwede. Mas pwede. May control ka. Oo, kahit hindi ka nakaharap sa camera eh. Behind ka lang. So yun yung mga nai-enjoy ko. So dessert time! Yay! Okay. Ito alam mo na to. Yes! Ito alam mo na to. Ito hindi ko alam. Ito alam ko. Ano? Start muna tayo sa alam mo. Ito. Oh, yeah. Ito talaga yung pinaka-favorite ko. Ano gusto mo? Magtanong ka. Tapos habang... Sige. Magtanong ka. And then, habang nagsasagot ako ng question okay. Slice mo yung sarili mo ng isang slice. Okay. What is your dream job? Honestly, nakakatuwa. I'm already doing it. Wow! Ito? I love food. Ever since, kahit nung doktor pa ako, gusto ko talaga maging ano. Bakit ka ba kasi nag-pinoon? Ilang years ang kinuha sa iyo noon. Pero hindi mo naman pinagsasaya. Na-appreciate ko siya kasi marami rin ako natutunan. Na-appreciate ko like pag may nagkasakit sa staff ko. Again, I know what to do. Hindi ako nagre-regret. Mm-mm. Gusto ko talaga business. Ever since talaga. Na rin hindi yun. Talaga multitasker. Kasi parang... yung challenge ko siya pero ako rin ang gumawa. Sige. Hindi ko alam kung nagagawa ko na yung dream job ko kasi ang gusto ko talaga ng bata ako maging pilot. Oh, okay. Pero hindi ko siya pinush una mahal magpiloto. Yes. Pangalawa, artista na ako noong time na yon. Mm. Imposible, parang imposible. Or no time. Kailangan kong mamili. Ang gusto ko lang naman kasi sa pagpapiloto, makapag-travel. Which is nagagawa which ko rin nagagawa ngayon. Mo, oh. So do you really want to be a pilot still? Actually, hindi na kasi nakapag-travel ako. At gusto ko ng so, FA. Kasi hindi naman dahil lang kasi gusto mo mag-travel. Gusto ko kasi nagpupunta sa ibang bansa. Nakaka-discover ako ng ibang culture, ibang tao. Introvert ako, pero pag ibang kultura, open ako to explore. May mga napipick up ako maliliit na things sa mga kwento mo. Diba sabi mo, initially gusto mo maging pilot. Uh-oh. But eventually, na-discover mo na the reason why you want to be a pilot is because you want to travel. It's not so much yung pagiging piloto mo. Uh-huh. Diba ang dami rin mga bata ngayon? And even ako, nung younger ako, parang I wanted to do something. Pero yung ilalim pala no, iba. I think ganyan ah, kaya ako gustong maging doktor. Kasi yun lang yung alam ko. Yun yung first job na nakita ko na parang okay, na stable, successful. And then eventually, yun, life naman will uncover kung ano talagang interest. O hindi rin din dapat maging super anxious yung mga ka-age mo or even younger. Pag hindi nila super alam kung anong gagawin nila. I think that's okay. Mm-mm. Ay, may second part pala ako. I mean, not just the business ah. Pero di ba nag-ano din kami yung relationship matters? Nai-invite kami to do talks about relationships. Mm-mm. Love ko din yun. Pero I mean, di ba halata? Nakakapag-share. Nakapili mo nakatulong ka. Oo. Ang dami ko rin pinagdaanan na hindi maganda. May maganda, merong hindi. Mm-mm. And whatever I learned, gusto ko rin na pay it forward. Ang dami rin nagpayo sa akin na ang gagaling din. Sayang naman yung sobrang gandang nuggets of knowledge. Gusto ko lang i-share. Mga ganyang age na din ako, sana may courage na rin ako mag-talk. Well, I am older watching your vlogs. Pero okay. Ewan ko lang, feeling ko without words. Mm-mm. Ang dami kasing bata that learn without words. They see what you do or who you are. Hindi mo siguro napapansin, pero may nai-impart ka na. Yun naman ang gusto ko sa mga vlogs ko, sa mga content na ginagawa ko. Parang gusto ko rin silang ma-inspire sa journey na nangyayari sa buhay ko. Dun sa vlog mo about your house, okay. Tumingin ako sa comments. Mm-hmm.
isa nagsabi doon na she likes the way you spend money. Very, very practical din yung lifestyle ko. Kahit kaya ko nang magbonggang lifestyle, ayoko masanay doon. Okay, second question tayo, tsaka may second flavor. Siya, favorite ko to kasi hindi ako masyado mahilig sa matamis. Ako siya kasi hindi siya matamis. Sakto lang, hindi ako masyado nagkape pero I love coffee. Kaya ang kape ko, decaf lagi. Gusto ko yung amoy. Kaya ang sarap. Ang sarap nito, ate. Totoo. O tama na, isa lang, isa lang. Isa lang. Ay, mamaya hindi ka makatulog. Ito magandang tanong. What is more important? What you say or how you say it? Bias ko lang to ah. Mm-hmm. I used to think how you say it is more important. Kung talagang both are important, mag-disclaimer muna tayo. Pero kung talagang papipiliin mo ko, I will go with what you say. Dati, gusto ko yung how you say it. Kasi very diplomatic ako naturally. Ako din. Eh, parang iisipin muna natin bago sasabihin. Yes. Ako isipin mo yung feelings ng kabila. Yes, oo. Normal sa akin pala. Dadaan muna sa utak ko bago sasabihin. Kasi ayokong ma-misinterpret niya ako. Ganun din ako naturally. Sarili ko lang ah. Sa sobrang ilang taon na ako nag-filter ng sinasabi, saan yung sinasabi ko hindi na 100% true. Yan, the problem with being filtered is, sige oo, may respeto ka, pero minsan yung full truth na gusto mong sabihin, hindi mo napaparating dun sa tao. So you would choose how you say it. Sa akin. Ang ganda nito kasi opposite tayo. Sa akin, how. Kunwari, okay naman sasabihin mo, pero sigaw. Pero din kasi, ako kasi ah, dati ganyan talaga ako. Pero ang dami ko nang nakilala and nakausap, nakatulong talaga sa buhay ko, sinabi in a very harsh way. Para ako nabatukan, natauhan. Doon ako nagising. Pareho okay. Hindi mo kilala, mas okay yung how you say it. Yeah. Pag sobrang pinagkakatiwalaan mo na yung tao, pwede na doon yung what to say. Context. Yung context. May cheese to? Bakit ko siya? Kala ko may sobra siyang nagiging bestseller na. Ube cheese. Ube cheese. What is your guilty pleasure? Guilty pleasure? Sweets? Yes. Carbs. Mahilig din ako sa bread. Mahilig ako sa rice. Carbs sweets. Talaga. Sweets. Mahilig ako sa choc na. Ano ko maalat? Chips. Chips yun ako. Potato or corn? Potato. Pero minsan corn. Chicha corn. Alam mo. Chicha corn? Ano yun? Yung kasama parang ng corn. Corny. Corny. Pag mayaman yun. Chicha corn. Ay, nako. Akin, travel. Parang, kasi magastos talaga ang traveling, di ba? Oo naman. Hanggat maaari, budget-friendly ako mag-travel. As possible, yun na yung pinakasaya kong ginagawa. Mm-hmm. Pero may minsan hinahaduan ko pa rin trabaho kasi nasayang yung ano. Sana nga maging ganyan ako. Another question. Go. What is your favorite thing about yourself? Microphone. What is my favorite thing about myself? Gusto ko yung, ano kasi I'm the most patient person on earth. Mm-hmm. Yung patience na nakuha ko from my mom. Tsaka ito ah. Hey. Omo ba siya ko? Hindi, yung itsura ko. Ah, it took me a long time to be able to say that na hindi na pa pala naiyabangan sa sarili. Ako marunong tumanggap ng compliment. Just say thank you. Actually, yes. Thank you naman ako ate, pero parang nawiwirdohan ka. Pag sa'yo ate, pag kinompliment ka, compliment naman talaga. Bakit hindi ka ganda? Gusto ko ganyang level. So when it happened to me that I gave a compliment and hindi tinanggap ng tao, parang shucks, hindi rin pala maganda yung feeling. Okay. Then I started to say thank you. Kasi minsan sinasabi lang ng iba, pero hindi naman totoo. Etchos hindi lang. Hindi nang nilalamin. Pag tinanggap mong thank you, ganun naman ang mukha nito. May ganun! So, napraning ako sa ganung bagay. Problema niya yun. Tsaka lang favorite thing about myself, self-control ko. That's very good. Nagkaroon ako ng anak, may mama naman sa akin na kahit ano, self-control ko lang, okay na ako. Pag alam ko, pareho kami ng amount of self-control, panatag na ako. Parang kahit hindi ko na siya pala masyadong bantayan. Okay. Para hindi ako magkaroon ng mga bad decisions sa life, yung self-control ko yung nag-save sa akin. Yun yung ano ko. Favorite thing ko na natutunan ko or na-develop ko sa sarili ko. So you think yung mom mo is yung pinaka-inspiration mo for having self-control? Yes, kasi ayoko ma-disappoint siya sa akin. Parang ayokong mabawasan yung trust pag nag-lose ko yung self-control ko. Actually, yung ginagawa ko ngayon pag-iingat sa sarili ko, na-realize ko, hindi pala para sa akin. Para pala yun sa... Tuturo mo. Ituturo ko para sa anak ko. Parang ganon. Gusto ko, ako yung maging first niyang role model. Feeling ko may karapatan ako, hindi ako nag-smoke nung bata ako, ah.
Pwede, parang pwede ko siyang pagbawalan hanggang kasi hindi ko ginawa. Right? So parang growing up din, ito yung mga nakita mo rin sa mom mo. You didn't see her smoke. Yes. So good example. Yeah, good example. Kung hindi man maging effective yun sa magiging anak ko, dahil nga iba-iba naman ang personality, hindi naman natin masasabi. Pero at least ginawa ko yung best ko. Para wala akong pagsisiyan. Basta. Ang laging naon! Kaya kita gusto eh. Kaya every Star Magic Ball hinahanap ko talaga ko eh. Ilan ba yan? Atten na at yung hinahilight. Sige, kanina pa kasi tayong chichik. Dami kasi side ano eh. What impression do you think you give when you first meet someone? What I think is feeling ko mabait ako. Pero actually, yung impression pala sa akin, natatakot yung tao. Natatarayan. Tignan mo siya, very classy. Excuse? Classy na babae, na ang yawan, elite, ganyan levels. Paano pa magdagsalita siya yung direct? Sige, hindi ako. Hindi na direct yung English. Sobrang ganda. Diba? Pero, ikaw, anong impression ng mga tao sa'yo? Pabebe. Hindi ko alam. Maraming inigiisip na parang tabebe nga. Good way ako magayos. Your voice is also, ano eh. Maliit din, diba? Meron akong parang ano eh. Strong yung personality ko. Pero depende sa mga taong kasama ko. Hindi ka mukhang strong personality. Kita ko lang na, ah, meron talaga tong dominante side. Nung kinausap mo si Richard. Dominante yun eh. So nakakaramdam yun. Dating siya siyempre sa akin, mas matanda sa akin. Tapos yung respeto ko, sobrang taas. Hindi ko pa alam kung paano yung approach. Ano siya yung very sarap kausap, good listener. Na-encourage akong magsalita. Sabi nga niya, may meron kang dominant side. Alam mo kung anong gusto mo, ano yung tama. Parang yung lahat na sinasabi mo, pinag-aralan mo. Medyo pag may pagka-perfectionist, ganyan. Pero pag titignan siguro ko parang guling-gulilit. Bata pa. Parang bebe. So parang actually in a way, parang opposite tayo. Ang tingin sa akin, OC parang perfect. Pero hindi. Baligtad na lang! Malaki yung side ko na, wait, din na yan! What is your idea of a healthy relationship? My idea? RM? Please visit my blog. Our relationship matters page on Facebook. Parang hindi matututunan. Lalo na yung pag nag-makeup siya natin tapos nag-talk. Healthy relationship. A healthy relationship is alam mo yung negative ng kabila. It's very easy to focus on the positive eh. Ano, pag alam mo na lahat ng pinakamalalim na baho niya, pero mahal mo pa rin, both of you. Alam niya yung baho mo, alam mo yung baho niya, ganyan. And then you still work together or you still want to be with each other. You can learn more from one big fight kesa sa 100 happy dates. Actually, totoo yun. Ay, maganda yun. And minsan may mga tao na, ah, ayokong awayin kasi baka ano mangyari takot sa amin. Takot sa argument. Hindi ko na sasabihin yung sa loobin ko kasi baka mag-away tayo. Eventually, sasabo. Ayoko sana ng fight. Okay, pero okay sa akin ang argument. Argument, pero maayos nyo ng argument pa lang. Yan ang idea. Couple pa lang kayo, tapos argument. Kaya nyong hindi dumating sa fight. Sigawan. Eh, hindi sa sigawan. Pareho kayo na naayos yung argument ng walang fight. Okay. That is the ideal. Pero kasi, imposible na you will spend years with a person without clashing. Okay. More on, often than not, a healthy relationship, magka-clash talaga kayo. Kung talaga nag-o-open up kayo sa isa't isa, you will clash at one point or another. It's not so much the fight. Fights don't mean failure. Okay. Parang, just because you fight, it's actually healthy. Healthy relationships fight. So, pag naayos nyo, parang mas masaya ulit. You end up being closer. Kami ni Richard, every time we fight, as in talagang to the point, Cristela, nag-iisip na kami na parang ayaw na namin sa isa't isa. Pero eventually, pag naayos, parang mas love to show. Totoo. Parang nag-against ko yun. Ang pwede ko masabi na idea ko na healthy relationship, parang in general, ng relationship ko sa friend, family, parang sa mama ko, sa best friend ko. Pag alam nyo pareho yung love language ng isa't isa. That's good. Parang alam mo na kung paano ka ma-appreciate ng tao at alam mo kung paano mo siya ma-appreciate. Sobrang ganda nun. Ang daming hindi aware of the love language. Yes. Meron din ate fight language. Ah, totoo? Oo. Parang iba-ibang klase ng pag nag-aaway, iba-ibang klase ng language. Yung iba tatahimik, yung iba gusto. Ah, okay. Alam mo rin yung fight language ng isa't isa. Totoo. Doon mo makikita paano mo itatrato din talaga yung isa't tao. Yes. We're not all the same. Last two na lang. Ah, sige, go. Do you believe in second chance? I believe in second chance or even third chance. Sabi, pero kung ako, wala ba, relationship with Richard or ano, pwede. Kasi kahit ako, ano ko, beneficiary din ako ng second chance. Okay, gets. So, kasi ako rin, nabigyan din ako ng second chance. Mm-hmm. Depende rin kung ano yung ginawa sa'yo. Yung yun eh, depende. Kasi oo, totoo. Yeah. Parang sa akin, hindi ko alam kung kaya ko yung pinakamatindi siguro yung pag-cheating. Hindi marami ko akong alam. Na kasi nga sabi, oh, parang feeling ko non-negotiable sa akin. Kasi parang once ginawa mo, parang
parang, oh, sabi ko nga sa akin, diba, yung trust, gusto ko 100% lagi. Pag nabawasan yun, ang hirap-hirap ibalik o hindi mo na mababalik sa 100%. So, in general, good. Sobrang agree ako sa'yo. Actually, that will even discourage cheating. Yung ganyang attitude. I mean, if more girls had that attitude, mas madi-discourage ang cheating. Pero, mahilig kasi ako sa two sides. Okay. Well, I like your side kasi it discourages cheating. But on the other hand, meron ding side na meron eh. Meron ding okay. Kaya kailangan natin si Lord. Oo, actually, alam mo, pag may kayong pinaniniwalaan pareho, may takot na agad. Kasi hindi mo naman lang kasama yung partner mo, diba? Pero alam mo, si God lagi mo dyan. May kita. Gagawa ng mali kasi alam mo, makikita ka ni God. Saka yung change, ako feeling ko ah, kasi recipient din ako doon. Yung heart change, na yung faith na yung God can change a person. Ganun kahirap sa akin mag-commit sa isang relationship. Parang ang dami kong takot na agad. Simula bata pa lang ako, hindi ko alam kung paano tiwala ng buo. Praning ako. I think there's nothing I can really tell you now na para matanggal yung praning mo. Wala, you can't control everything eh. At least may values ka. Yung values mo, panindigan mo. So, pero sa mga maliliit na bagay siguro, pwede yung second chance. Last na. What is your biggest regret in life? Alam mo, ang hirap. Generally, I would say na wala akong regret. Alam mo, cliche yun ha. Kasi pero, mistakes, you learn from your mistakes. Cliche yun. Pero if there's something na pwede kong tanggalin sa history ko, siguro gusto ko i-try na hindi ko tinapos yung med. Yun nga, binibili mo yung hula ko kanina. Yung time kasi, yung time na kinuha nung ano na yon, ang haba. If you put a gun to my head na kailangan ko sagutin yung question mo, yun is me. Pero in general, I don't regret. May one time pumunta kami ng province tapos yung isang kasama namin na kasi nagagamit siya. So, I knew what to do. When I look back, yung mga experiences ko sa hospital, masaya rin siya eh. Happy ako na marunong ako magtahi. Hangit. Oo nga, oo. Mga natutunan mo. Hindi mo basta-basta matututunan. Appreciate ko pa rin siya. Yeah. But yeah, it would be interesting to know ano yung life ko if nung I hindi mo. Yes. Ikaw? Sa akin, hindi ko rin alam kung masyado cliche din yung wala. Hindi, kasi parang yun yung goal ko sa buhay. Less regrets. Kaya maano ako pumili ng mga desisyon sa buhay kasi ayoko may mga pagsisihan ako sa huli. Yung ginagawa ko ngayon, actually, sobrang happy ko at kung sino ako ngayon. Yun yung gandang bagay din na natutunan ko sa buhay, maging kontento. Like, kasi kapag kontento ka, masaya ka. Ganda. Missing din yan with a lot of young people kasi ang dami nyo nakikita sa social media. Oo. So, it's easy to feel na, diba, para bakit wala akong yan? Bakit wala akong ganun? Ako naniniwala talaga ako. May reason kung bakit ka nasa sitwasyon na yan. Totoo, oo. Sana malaman mo kung bakit. Oo, pwedeng, kuwari, mahirap ka lang ngayon, pero nandyan ka pala kasi papunta ka pala sa pagyaman or pagiging successful. Kailangan mo lang ma-experience yun para may matutunan ka, para yun yung maging way mo para maging successful. Yeah. Diba? So, meron din kaming kilala na mayaman, tapos bumagsak siya. Tapos yun, nagsisisi siya, ano nangyari, ba't nangyari sa kanya to, ganyan-ganyan. Pero yun pala, through hard work din, and kakaiba din kasi if, when you come from mataas, tapos bilang ibabagsak ka, yan din ang iba rin yung ano sa heart, iba rin yung training. Yeah. So yun, nung umangat siya ulit, dun siya nakita, may dinudurog sa pride ko. Nung yumaman siya ulit, mas naging, parang mas nakasentro na siya. Kesa sa before. So, ganda. Oh. Ganda rin. Well. Yeah. Well. Oh my God! So hindi na kami kumain. Ang dami ko natutunan. Ang dami ko rin natutunan. Ano ako, as inspired and wala lang. Ang sarap lang makapagkwentuhan minsan ng ganito. Hindi naman kasi lahat pwede mo makapagkwentuhan ng ganito. True. Sabi ko nga si Ate, diba? May mga tao lang ako na gusto ko magpayo sa akin. And isa ka nga doon. So happy ako na nagkausap tayo ng ganito. And nabusog mo ako. Grabe! Oo, kailangan mo mabusog. Oo. Grabe ka. Nagulat nga ako nung nakita ko siya coming up from the elevator. Diyos ko, eh, mas payat to sa akin nung edad niyang ganito sa akin. So, kahit na. Tapos yung round face niya, hindi na round hindi face. Na nga, pumayat na mo nga ako. Pero kasi hindi na siya baby face, bagay, hindi ka na baby. Yung kasi memory ko sa'yo. Mag-mature naman tayo. Kaya naman. Papunta na tayo sa 30. There. Yeah, sabi naman, ibang araw na magchichikahan ulit kami. Kasi kulang yung ilang oras na tayo? 3 hours na? Pili ko hindi pa nga tayo tapos. Hindi pa kayo tapos! Sabi mo, camera natin tama na. Bawa kayo sa amin. Alam mo, minsan pag nagsasalita ka, may naiisip akong tanong. Parang, tinanong ko itong sasama-sama. Haba na naman!
Yeah, so that's it guys. Sobrang haba nitong vlog na to pero nag-enjoy ako kumain and mag-talk. San ba atin nila mahabibili tong? Super easy lang, punta lang kayo sa IG or sa Facebook at Marie Carr's Chocolate Cake. Sobrang nakaka-proud talaga tong business mo kasi nga sabi ko sa'yo, di ba gusto ko rin mag-business in the future or soon. And food din kasi talaga yung hilig ko. Sabi ko sa'yo, lahat kayo kong kainin. So sana matupad yung isa sa mga dreams ko na yun. Feeling ko malapit na yun. Yeah. So, thank you for watching, guys! Bye, guys! Bye! Cover muna atin. Ano? 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 Ano?